What's up mga boss amo at usapang sports bike muna tayo. Ito ang Honda CBR250RR at ito ang pag-uusapan natin ngayon. Kamusta kayo dyan mga moms makapaps? Lalo na sa mga boss amo natin dyan. Nandito na naman tayo sa panibago nating video and welcome sa ating channel. At syempre pa, shout out nga pala sa ating masusugid na mga taga-subaybay. Kay Boss Amo Carlo Cruz, shout out sa iyo. At siyempre kay Denzel Ramos, kay Sharpshooter 17 at kay Boss Amo Ronald Alex. Siyempre, sama mo pa diyan si Boss Amo Mighty Rider, Wilfmark Q Sports at siyempre pa sa buong Team Supremo Qatar. Shout out sa inyo mga Boss Amo at lalong-lalo na sa mga bago nating subscriber diyan. Maraming salamat po sa pagsubaybay at panonood ng ating mga video at umpisa na natin to. Isang motorsiklo na naman ang inilabas ng Honda na ating aabangan na isa sa pinakamalakas na 250cc lightweight na nasa sports bike category na merong twin cylinder head turner talaga ang pinakabagong design ngayong 2020 dahil sa napaka sharp sports bike design nito na mas lalo pang pinaangas ng double barrel exhaust system. At isama mo pa ang napaka eleganteng golden USD o upside down fork sa harap na merong malaking petal disc at machong macho fuel tank nito. At ngayon nga mga boss amo, pag-usapan na kagad natin ang kanyang makina o ang kanyang engine. Meron siyang 249.7cc, PGM FI na rin siya, at meron siyang 4-stroke at 8 valves, dual overhead cam, na merong parallel twin cylinder, liquid cooled with autofan, at syempre 6-speed transmission siya mga boss amo. Kayang mag-produce nito ng 41 horsepower kumpara sa kanyang previous version na 38.7 lamang at max torque na 23.3 Nm. Kaya niya mag-accelerate ng 0 to 60 km per hour in just 2.8 seconds lamang at 0 to 100 km per hour in just 6.2 seconds. Grabe, sobrang lakas. At kaya niya mag-top speed na 179 km per hour. Mabilis, malakas, machong macho at talagang siguradong hindi ka mapag-iwanan pag ito ang daladala mo. Pagdating naman mga boss sa kanyang sukat o sa kanyang dimension, meron siyang height na 2,060mm at width na 724mm. May lapad naman siyang 1,090mm, ground clearance na 145mm at seat height na 790mm. Maganda rin ang kanyang diameter radius sa pagliko dahil meron siyang wheelbase na 1,389mm at bigat na 168kg. So mas maganda, mabigat, stable siya lalong-lalo na sa mga high speed. At dahil nga mga boss amo sa lakas at sa bilis nito, ang front nito ay merong 310mm disc with dual piston at sa likod naman is 240mm disc with single piston. At ang kagandahan is 2-channel ABS siya. So alam naman natin na safe ang ABS especially sa ganito mga powerful bikes. Ang mga gulong naman nito mga boss ay may sukat na 110x70x17 sa harap at 140x70x17 sa likod. At huwag kayong mag-alala mga boss amo dahil very durable at reliable ang mga gulong na ito dahil parehas yan tubeless. Ang suspension naman nito mga boss amo ay binubuo ng napaka-eleganteng upside down fork sa harap at pagdating naman sa likod ay rear aluminum swing arm na mayroong 5 adjustable bonus suspension with ProLink system. So napakaganda nito dahil magdedepende ito sa riding style nyo. At siguradong magaan, madaling linisin at hindi kakalawangin dahil nga ito sa aluminum swing arm. Napaka futuristic din mga boss amo ng kanyang panel cage dahil ito ay full digital na. Kita-kita nyo ang mga very important information na kailangan nyo katulad ng speed, tachometer, trip meter, odometer, pati na rin ang low oil indicator at low battery indicator. At meron na rin itong sariling kill switch. At isa pang kagandahan nito mga boss amo, meron siyang 3 different riding modes. Comfort, mga takbong pogi lang yan. Sports,
medyo ratrat, at ang Sports Plus na kung saan ay ratrata na talaga. At isa pang kagandahan nito mga boss amo ay yung bagong special features niya na tinatawag na throttle by wire. Ano bang pagkakaiba nito sa typical na ginagamit nating throttle cable? Ang typical na throttle cable kasi mga boss amo is may posibilidad na maputol o sa katagalan naman ay maging matigas. Ang maging resulta nito is paglock ng ating silinyador at pagkawild ng makina na maaari nating ika-aksidente. Samantala mga boss amo, sa isang banda, ang throttle by wire ay ginagamitan ng sensor. Ang resulta, mas malambot at mas responsive sa bawat piga ng throttle. At ngayon nga mga boss amo, ang Honda CBR250RR ay nagkakahalaga ng 847,000 Japan yen na may katumbas na 398,000 pesos sa pera natin. Pero mga boss, hindi pa yan ang official price kasi marami pa tayong dapat i-consider, kasama dyan yung exchange rate at mga taxes na dapat bayaran. Ang tanong na lang talaga mga boss amo is kailan? Kailan ito darating dito sa ating bansa? Dahil ang lineup ng Yamaha is kompleto. Meron silang R15, R3, R6 at R1. Samantala ang Honda CBR ay may Honda CBR 1000, Honda CBR 500 at Honda CBR 150. At ang iba rin siguro is nag-iisip dahil nga ito ay 250cc lamang at hindi ito makaka-expressway. Well mga boss amo, iba-iba lang talaga ang magiging condition natin sa pagbili ng motorsiklo. Well mga boss amo, para sa akin no, itong motorsiklo na to, yung safety niya, yung engine, style and design, wala akong masabi. Talagang panalong panalo to. Kayo mga boss amo, anong palagay niyo sa motorsiklo na to? Pag-usapan natin yan mga boss amo sa comment section below. At muli mga boss amo, hanggang dito na lang po tayo. Kung nagustuhan mo itong video na to, please click the like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe mga boss, please palambing naman, click the subscribe button. At pakidamay na rin mga boss amo ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating mga videos. At kung gusto mo magpa-shoutout, comment ka lang boss at siguradong babasahin ko yan. At kung meron kayong mga motorsiklo na gusto nyong ma-review o overview, comment nyo lang boss para mapag-usapan natin. At lagi nyong tatandaan, ingat po kayo sa pagmamaneho. Ride safe, God bless, bye!